You gotta do something because I'm. Whoa. Oh, big right. Oh. We say a shot will be dropped out by a right hand. A right hand. Set by left hand. Boom, left hand on the back. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So kilalanin natin ang isang Pinoy na si JR Roquinel na sumere sa isang undefeated future superstar ng bansang Africa. Paglabanan nila ang WBO vacant Intercontinental Super Flyweight title. Maraming Afrikano ang nakaabang sa laban na ito dahil ang pagkakaalam nila ay madali lang ito matatalo ng kanilang kababayan ang pambato ng bansang Pilipinas na si JR Roquinel. Dahil isang undefeated itong African boxer, gusto daw kasi makita ng mga Afrikano kung paano patumbahin ng kanilang kababayan ang pambato ng bansang Pilipinas na si JR Roquinel. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang gugulantang sa mga fans ng Afrikanong ito, dahil dalawang magkasunod na solidong suntok ang pinatama ng ating kababayan na si JR Roquinel, dahilan sa pagka-knockout ng Afrikano niyang kalaban. Pilit pa itong tumayo at muling lumaban, ngunit nagpakawala ng mga solidong suntok ang ating kababayan sa Afrikano, na halatang wala na ito sa sarili, dahilan sa pagtigil na ng referee sa laban. Sinero. Well, he even looks the part. I must say, he looks very well conditioned. Very... Whoa. Feet. Oh! Big left. Oh! Unbelievable stop, Filipino. Wow, little stop here. Brian is London. The fight is over. Unbelievable stop here in East London. Two wow. Bars from the Philippines have come wow. Here. And one in style. Wow, Brian. What can you say to that? And you know what's another great thing? Yeah. And it's not that... Panalo si JR Roquinel by technical knockout sa second round, at siya na ang hinirang na WBO Intercontinental Super Flyweight Champion. Dagdag pa sa ating mga balita, so pagkatapos nga tibagin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa round 1 si former World Challenger Saul Sanchez. Ay nagbitaw nga ito ng pahayag patungkol kay current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Casimero na kapag si Naoya Inoue na ang kanyang magiging kalaban ay kukunin niyang sparring mate ay si undefeated superstar and current WBA lightweight world champion, Gervonta Tank Davis. Bilang paghahanda sa Benin sagang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit ganun paman ay marami ang nagkomento na hindi kaya kunin ni John Riel Casimero si Tank Davis. Dahil mismo ang bilyonaryo ng Saudi Arabia ay hindi ito napapayag na lumaban sa kanyang bansa sa kabila ng malaking offer na pera sa kanya. E paano pa kaya kung gawin lang sparring partner ni Cuadro alas John Riel Casimero? Dahil panigurado hindi yun papayag na maging sparring partner lang ni Cuadro alas. Ngunit hindi rin natin alam dahil hindi rin naman basta-basta ang mga koneksyon ng ating pambato na si Cuadro alas John Riel Casimero, dahil seryoso ito sa kanyang sinabi. Ngunit ganun pa man ay hindi na matutuloy ang sagupaan nila ni Naoya Inoue, dahil official nang inanunsyo kung sino ang makakalaban ni Naoya Inoue, dahil official ng CAS ADO sa buwan ng December taong kasalukuyan ang labanan Naoya Inoue vs. Goodman. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.